Naka-print na ako ng ating airway bill, no? Naka-print na ako. Yun ang kagandahan, no, kay JNT Express. So, shoutout ko si JNT Express at si Standard Delivery. Yung Standard Delivery, kung hindi nyo na itatanong. Video natin ito, papakita ko sa inyo paano ba kami mag-pack, no, ng aming mga finished product. Ayan, kapag magpapa-order kami, no, ng mga sticker kay Shopee. Kapag kami mga pa-order tayo mga sticker, so paano ba natin siya nire-repack? So, ano yung process na ginagawa natin? So, pagka-print, pagka-cut, no, eh, tinatanggal natin yung mga gilid. So, para easy peel na lang siya. Ayan, so pinatanggal namin yan. Ayan, so para talagang easy peel na lang siya. So, pinatanggal na namin yan. So, kapag nakarating yan sa mga customer, ang mangyayari, gaganyan lang nila yan, no? Tapos, ayun na. So, mabilis lang nilang makukuha yung sticker. Ayan. So, ganyan ang aming ginagawa. So, samahan niyo ako. Ayan. Magpapak tayo ng order sa sticker. So, shout out natin yung aming customer, no? Ito ay aming Suki na power, super power skin. Ayan. So, nakagawa siya ng label for astringent. Tapos, meron tayong sample sa kanila ng pang clear. No? Clear to eh. So, pakita ko sa inyo yung clear. Ayan. Hindi siya clear pala. Yung transparent natin. Gamit natin transparent sticker na waterproof, no? Waterproof na siya kahit wala pa siyang photocard. So, ganito, no? Kung mapapansin nyo, yan, eh, medyo ano siya, yung frosted type, yan, nakikita nyo ba, yan. So, frosted type siya. So, kahit na ganun siya, eh, ano naman siya, waterproof na siya. Frosted type na lang, hindi siya talaga clear na clear. Kasi meron tayong sticker na clear, pero need mo pa siyang ipotocard kasi nga, so, sobrang clear niya, eh, hindi na siya waterproof, no? Tapos, meron pa siyang, meron pa tayong magpagawa rin siya ng lip and cheek gel tint. Ayan, yung kanilang label. Ayan. So, per item ay nilalagay natin siya sa support. So, ito ay nasa 25 pages. Ayan. Tapos, ayan, repeat order nila ito. Ayan, pa-additional lang siya nitong cream. Ayan. So, ito ay naka-contour cut. So, ano ba yung contour cut? So, ibig sabihin ng contour cut, eh, yung cut niya ay nakasunod sa hugis. So, example nito, no? Ayan. So, example niya, ito ay circle. Ayan. So, ayan siya. So, additional lang ito. Tapos, next naman natin ay, ayan. So, meron naman tayo nito. Ayan. Pagawa rin siya nito. Ayan. So, ang cute nitong tignan. So, ito ay parang base sa shade. Ayan. So, iba-ibang kulay itetch. So, naka-shade siya based sa yung S13, nasa parang nasa orange side. Ito namang S09 niya is parang nasa brown side, no? Itong S17 niya is nasa dark pink na side. And then, ito namang nasa S18 niya is parang nasa coral or yung nasa light shade ng pink. Ayan. So, pakita ko sa inyo. Ayan. Kahit gano'n siya kaliit. Ayan. So, ganun siya kaliit. Ayan. So, ayan. So, ganun siya kaliit. So, ang size nito ay 0.5 inches. So, again, itong customer namin ito, si Lovely Store. So, shout out namin, si Lovely Store. So, naging suki na namin siya. So, sa simula, eh, sumubok lamang siya kung ano ang itsura ng aming print. And thank you na satisfy si Lovely Store, no, sa puri ng aming print. Ayan, so. So, kapag ka gusto mo magpagawa ng sticker, make sure na magsisend kayo ng file sa aming email. Tapos siguruhin nyo na naka-pinning or naka-JPEG file para malinaw. Kasi para yung mga maliliit na details, gaya niya, no, mga maliliit na letra, eh, magiging readable pa rin siya, no? Ayan, kahit gaano siya maliit. Basta, malinaw yung sinend niya sa amin. Eh, check na, magiging malinaw din yung pagkaka-print namin. Ayan. So, ito ang pinaka
nakaka-relax na part mo, yung pagtatanggal na mga gilid, ayan, nagpi-peel off kami dito. So, kapag smooth na smooth yung pagkaka-peel off mo, eh, ibig sabihin nun, eh, maganda yung settings mo sa cutter. So, again, kapag gagamit ka ng cutter, no, iba-iba ang nagiging settings, depende sa materials na ipapasak mo or yung sa media. So, ano ba yung media? Media is yung different kinds ng sticker paper. Bawa ang ipapasak mo, eh, yung photo paper, cardstock, vinyl, yan, may iba-ibang klase ng ano yan, no? Tapos, PP paper, ayan, so, may iba-ibang kapal, kaya, may iba-ibang klase rin ng texture, kaya, iba-iba rin yung magiging settings natin, no? Ayan, so, indication siya na maganda yung ating settings, no? Na, nakuha na namin yung tamang settings sa tulong na rin, no? Ng mga, sa tulong ng group at higit sa lahat sa tulong ni Sir Ton. Ayan, so shout out namin sa Sir Ton. At syempre, no, bago namin na-come up yung ganitong magandang settings, eh, dumaan kami, no, sa mga trial and error. So, yun ang pinaka-ano dun, eh, no. So, eka nga sa buhay, eh, bago ka matuto, no, eh, ilang beses kang madadapa, no, tatayo, babangon, bata. So, dito naman, eh, ilang beses tayong nakasira. Marami na tayong sticker, no, makapal-kapal na yung kung susumahin mo yung mga naging reject namin, eh, sobrang kapal na. No? At hanggang ngayon naman, eh, may mga nagiging error pa rin kami. Pero konti-konti na lang. Hindi na katulad nung una na talaga namang, alam mo yun, ilang peraso lang yung ipipint namin, pero mas marami pa yata yung nagiging reject namin. So, ayan. Ayan lang mga kasuki, no? So, samahan niyo lang ako, papakita ko sa inyo kung paano tayo nag-repack ng mga order natin na sticker. Dati hindi namin tinatanggal, eh. Pero naisip namin na mas maganda pala na tatanggalin na agad para talagang easy peel na, no, kung tawagin yung ating mga stickers. So kapag ka print and cut. Dati, print lang kami. Print lang talaga siya. Ano ba ang kaibahan ng print versus cut machine? Bakit same price pa rin ang ginawa namin? So same price pa rin kasi kapag print lang, example, yung tagpo 40 pesos namin, kapag ka print lang, halimbawa sa 2x2, ang laman niya kapag ka-print lang, eh, 20 pieces. Pero kapag ka-ikinat na natin siya sa machine, dahil nga nangangailangan si machine ng space para sa mga ganito markings, ayan, yung tatlong markings na yan, eh, hindi mo sila pwedeng sagarin, no, yung mga margin yan sa screens. So, hindi mo siya pwedeng dikitan, dahil tsak na mag-error, at yan yung mga nangyayari sa amin before. Kaya, mula sa 20 pieces na 2x2, pagdating sa machine, eh, magiging 15 pieces na lang yan, mga kasuki. Ayan. So, kaya, minabuti namin na huwag nang baguhin yung aming presyo. Mula sa print lang na 40 pesos, no, pagdating sa cut, eh, 40 pesos pa rin naman kasi nga nababawasan. So, baka may mga nagtatanong sa inyo or mga nagtataka, no, yung mga dati namin customer. Ayan. So, bilangin natin, ito yung mga nakatanggal na natin dito. So, 25 pieces itong order na Miss Lisa. Ayan, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 pieces, tapos meron tayo dito plastic. Ayan. So, hindi yung mga pinaglagyan ng mga sticker namin ay hindi namin tinatapon kasi nagagamit namin siya pang lagay din ng mga pa-order namin ng sticker. So, 25 pieces, done na siya. Ayan. So, 25 pieces, tapos 4 pieces, then 3 pieces, kasi ito yung sample. So, overall nito ay 57 pages plus yung additional na one. So, kapag ka marami po kayong in-order sa amin, eh, naka-open naman po yung aking offer button, no? So, kapag marami po kayong order, willing po ako na magbigay ng discount. Ayan. So, para sa mga 50 pages pataas, eh, naka-open po yung offer button. So, pwede po kayong mag-offer ng price lang. Ayan. So, kapag kayo ay amin ng suki. Ayan. So, again,
After nito, no, ayan, so ipalaman natin siya sa manipis niya, ilagay namin sa gitna, ayan, to. Makapal, ayan. So ito yung makapal, ito yung makapal, ayan. Tapos, may mga instance, no, na may mga nagiging error, so para maiwasan yung error, kapag ka si client, eh, mahigpit sa mga sizes, check natin yung size. Meron tayo dito mahiwagang ruler. Ayan. So, kapag may mga bilin, no, si client na kailangan okay yung mga sizes. So, check natin yung size nito. So, ang size nito ay nasa 6.7 or 6.8. Ayan. Tapos, ito ay nasa, ito. Nasa 11.5. Ayan. So, yan yung ating sizes. Ayan. So, sa inches, tayo ay naka 2.6 inches. Tapos, tapos naka 4.5. Ayan. 4.5 sa 2.6 or 2.7 inches ka. Ayan. So, yan yung ating sizes. So, kailangan meron kayong mahiwagang ruler. Ayan. Tapos, ayan. So, after nito, yan, eh, meron pa ulit tayo na paglalagyan nga. Ayan. So, meron ako nitong expanded envelope. Ayan. So, ayos natin siya. So, meron tayo ditong expanded envelope. At syempre, nilalagyan natin ng thank you for choosing my shop. Ayan. So, pakifollow na rin po. Ayan. So, simpleng promote po tayo dyan ng ating mga social media. So, meron po tayong channel sa YouTube, ng ating Shopee, so Facebook, and Instagram. Ayan. So, hindi naman ako masyadong, ano, masyadong active. Ang active lang ako sa page. Ayan. Sa Shopee at saka sa YouTube. Pero, sama nyo na rin yung aking Instagram. Ayan. So, tapos, meron po dyan contact number, no? If meron pong problema, yung email ad, ayan. So, pwede nyo po akong i-reach out. So, after nito, ayan, lalagay po natin siya dito. Yung ating expanded envelope. So, tapos, ayan. Tapos, ayan na. So, ayan. Tapos, naka-print na ako ng ating airway bill, no? Naka-print na ako. Yun ang kagandahan, no, kay JNT Express. So, shoutout ko si JNT Express at si Standard Delivery. Yung Standard Delivery, kung hindi nyo na itatanong, siya yung Shopee Express, no? Pag may nakita kayong Standard Delivery sa shipping option, siya yung Shopee Express. Tapos, sa ngayon, silang dalawa muna yung inopen ko at available sa home address namin as pickup address, no, si JNT Express at si Shopee Express. Ayan. So, natutuwa ako sa service nila kasi pinapayagan nila ako na mag-print ng aking sariling airway bill para masiguro na lahat ng i-out ko o ipapapick up ko, eh, mapipick up nilang lahat. No, kasi may, yung karanasan ko nga, no, sa ibang courier, no, eh, mas maselan sila. Ayaw nila, gusto nila na yung airway bill nila ang gagamitin, no. Ang problema naman, eh, kulang-kulang yung airway bill nila. So, naiipon, napipending yung ibang mga parcel. Tapos, last time nga, no, nagka-problema ako kay Google Express na hindi sila nakaka-pick up. Kaya minabuti ko na lumipat muna sa aming home address yung pick up, no? So, kaya sa ngayon, eh, JNT Express lang muna. Kaya, at saka Shopee Express yung available sa aming pick up address. Ayan. So, meron akong sariling airway bill, kaya sure na mapipick up ito. Ayan. So, naka-schedule to ngayon na kunin. Tapos, meron ako dito, ayan. So, eto yung kanilang plastic, ayan. Ito yung malaki nilang plastic. Si JNT, ayan, Express Online Business, ayan. So, nakakatuwa kasi, hindi sila matipid sa plastic. So, binibigyan na nila ako ng maraming pouch, no? Si Shopee Express at saka itong si JNT Express, ayan. So, lalagay ko lang to sa loob. Ayan. Lalagay lang natin yan sa loob. Tapos, meron dito. Ayan. So, tatanggalin nyo lang tong parang ayan, scotch tape dyan sa gilid. Ayan, sa may taas. Tapos, ayan. So, didikit nyo na siya. So, dito, ang instruction dito ng mga courier natin, no, eh, hanggang dun lang yung tupi. Kung saan ito, dapat yun lang din ang tupi, no. Ayan.
So, susundan lang natin siya. Ayan, ganun lang natin. Tapos, ayan na. Tapos, ang paglalagay naman, no, ang pagdidikit naman itong airway bill, nakikita nyo ba yan? Ayan. So, sa pagdidikit ng airway bill, siguruhin nyo na, nakikita nyo ba yan? Na nakapatong dyan parehas para sure na hindi siya ma-open. So, kailangan may dikit sa taas at may dikit din dito. Ayan. So, dikit na natin. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo may ingay kasi umuulan. So, madalas, kapag hindi ko pa napiprint ito, no, itong airway bill, ang ginagawa namin, no, ang ginagawa ng hobby ko, yung last 3 digit or last 3 na number or letter mula dun sa order number sa Shopee, yun yung sinusulat niya dito. Yan, so, gabi pa lang kasi ay ipinapak niya to, no, minsan, pag maaga namin natatapos. So, halimbawa nito, ang last 3 digit ay RYH. So, nilalagay niya yan dyan. RYH. Yan, so, RYH, no, pinapak na niya yan. Pagka-print, pack. Tapos, sa huli na kami gumagawa nito. So, ang gagawin na lang namin, no, ay titingnan namin yung last 3 digit, no, or last 3 na huling letters. Ayan. So, alam na namin na ito yon. So, ganun yung aming way na pagpapak, no, ng mga order. So, ayan. Alright, ayan. So, ready na siya for pack. Tapos makikita nyo, merong excess dito. Pwede naman natin siyang i-scotch tape pa dito. Para hulmadong-hulmado siya. So, meron siyang excess. So, dikit lang natin siya dyan. Para maging, ano lang siya, fit sa pouch. Okay. So, again, thank you. At, yon. So, sa ngayon, ano bang mga tips ko, no? Kung ikaw ay online seller, unang-una, kailangan ay mahabang-mahaba ang iyong pasensya. So, ayan. So, kapag ikaw ay online seller, no? Ay, so, kailangan kapag ikaw ay online seller, so, kailangan ay mahabang-mahabang-mahaba ang iyong pasensya. So, pasensya na, oily-oily. So, ayan. After lunch na. So, 2 o'clock mahigit na, no? Saturday ngayon, no? Saturday. Pero may pick-up si JNT. At kadalasan ang oras ng pick-up ni JNT ay tuwing hapon. Tapos, si Shopee Express naman ay bago mag-lunch. Ayan. So, minsan 10 to 11, nandito na siya. Ayan. Yun yung oras ng kanyang pagdating at nakapick up na nga siya. At so, ayan, thank you kay JNT Express at kay Shopee Express dahil sobrang natutuwa ako yan sa kanilang service dahil araw-araw talaga sila pumipick up, no? Minsan nga nagulat ako nagpunta si Shopee Express, wala akong schedule ng parcel pero nagpunta pa rin siya. So sabi ko, ay kuya, wala naman akong schedule ng pick up today. So wala lang daw, no, nag-ano lang talagang routine lang nila na lahat ng kanilang mga ano yung parang nagpapapirma, reminders, no, na andyan sila, no, willing silang pumika araw-araw. So, nagpapirma lang siya sa akin, parang attendance lang yata. So, nagpa-attendance lang siya kagarayan na nagpunta siya sa akin kahit wala siyang pinikap. So, yun yung maganda kay Shopee Express, no. Talagang meron siyang pinapapirmahan, yan. So, dito naman kay JNT Express, no, araw-araw talaga, no, kahit Linggo, may pick up sila. So, yun yung nakakatuwa, no. Dahil nga, syempre, gusto natin, no, kapag umorder ang ating mga buyer, gusto natin agad-agad maipadala sa kanila. Ayan. So, kung ikaw ay online seller, kailangan mahaba ang iyong pasensya. Ayan. So, tapos, ingat, check mo yung mga stocks. Ayan. Tapos, kailangan, minsan nagiging problema kayo, no, hindi kami agad nakakasagot dahil sa internet. So, dahil minsan mabagal yung aming internet, no, kapag ka naman sa cellular data ay ganun din, no, mabagal din minsan. So, again, ayun. So, again, thank you. Ayan. So, kung may mga tanong kayo, no, about sa mga online seller, ayan, sa Shopee, no, kung may tanong kayo, ayan, so, comment down below lang kayo. Ayan. So, again, thank you, and bye, mga kasuki.